Kamusta mga ka-AAP? Welcome sa another Axie Infinity video natin. Ako nga pala si Carl Jolis at nandito kayo ngayon sa aking YouTube channel. At kung bago lang kayo dito sa aking channel at mga diskarte sa arena ang hanap mo, ay bagay na bagay sa iyo ang channel na ito. Dahil nag-a-upload ako ng mga AAP videos na pwede mong kapulutan ng diskarte para manalo sa arena. Kaya naman mag-subscribe ka na at i-on mo na rin ang notification bell para updated ka pag may bago akong upload tulad nito. At yun nga, bago tayo magsimula ay gusto ko munang magbigay ng shoutout sa ilan sa mga viewers natin. Shoutout po dito kay Paul Santua, dito kay Breezy na isa sa mga YouTube members natin, at dito kay Jean Azriel, at dito kay Jeffrey Tolentino. Shoutout din po dito kay Cleon Dedrick Peralta, kay Andrei Kabakungan, kay Nino Evangelista, kay Analiza Doctolero at kay Geraldin Lumaktod. Shoutout din po dito kay Jose Borja, kay Dwin Kelvy Makawili, kay Adrian Rabe at dito kay Tin. Shoutout sa inyo guys at thank you sa inyong suporta. Sa mga gustong magpa-shoutout dyan ay mag-comment lang kayo sa ating comment section. At yun nga guys, paalala lang na ako po ay hindi professional at hindi magaling sa paglalaro ng Axie Infinity. May mga diskarte lang po ako ang nalalaman na gusto kong i-share or ibahagi sa inyo nang sa ganun ay makatulong na manalo kayo sa arena. Kaya naman, relax lang kayo dyan. Manood lang kayo guys, sana mag-enjoy kayo at sana may matutunan kayo. Tara! So eto na nga guys, AAP ang ating team at makakalaban natin dito si hashtag 70 hashtag. Okay, so ang team niya dito ay RAP or yung Reptile, Aqua at saka Plant. So check cards muna tayo tulad lang nung parati nating ginagawa sa round 1. So ang sakit ng kanyang mid lane dito dahil naka-revenge arrow. Actually pati yung Reptile niya dito naka-tiny swing na, naka-revenge arrow pa. So ano yung diskarte pag ganito yung kalaban, RAP na parehong naka-revenge arrow. So punta na agad tayo sa ating round 1. So dahil available guys yung pang steel energy natin na vegetal bite at isang cactus, gagamitin natin yan. Nagbabaka sakali tayo na makaka-steal tayo ng energy dito. Pero sobrang aggressive guys nung kalaban natin. Kaya naman inubos niya yung 3 energy niya. Wala tayong mai-steal doon. Yung 3 energy niya ginamit niya lahat. 2 energy lang siya dito sa round 2. Tayo ay 3 energy. Ano yung next move na pwede nating gawin? So dito possible na ituluyan niya etong plant natin. Kaya try natin mag-shield up. Okay, try nating i-save yung ating ano dito, yung ating plant dito, okay? Gagamit lang ako dito ng isang October treat dito sa ating round 2. Let's see kung ano yung gagawin ng ating kalaban. Pero dito, patuloy pa rin siya guys sa pagiging aggressive. Napakasakit niyan dahil risky fish na merong revenge arrow. Grabe, no? Tapos plant pa yung tinira. Kaya naman napalast stand niya yon. Pero eto naman, meron pang isang bar yung last stand ng ating plant. Meron lang siya ditong 2 energy, tayo 4 energy. Ano yung pwede nating gawin sa ganitong sitwasyon? So, ang gagawin ko lang dito guys, itatry ko na i-burst etong kanyang plant, ano? So, palagay ko kasi nag-ano kami dito, nagpapakiramdaman kami kung titira ba ako or hindi. Sigurado iniisip niya yon. Ngayon naman, ako titira ako dito. Okay, tatry nating i-burst etong kanyang plant. Okay, gagamitin ko yung dalawang tail slap ko dito. Tapos yung tatlong damage cards mula sa aking aqua. Ayan naman, good timing naman yung paggamit natin yan dahil nag-skip yung ating kalaban. Saktong-sakto lang yung nilagay natin na cards. Okay, so yung 2 energy niya hindi niya na nabawasan. Plus 2 energy siya ngayon. Meron siyang 4 energy, tayo merong 5 energy. Okay, 2 versus 2 situations. Pero ang maganda dito ay mas mabilis yung mga aqua natin dahil pure yung aqua natin. Okay, so pwede nating ino-turn etong kanyang aqua sa gitna. Gagamitan ko lang siya dito ng 4 na energy guys. Merong risky tsaka merong oranda para mas masakit yung damage. Okay, so yan yung magiging galaw ko dito sa round 4. Tingnan natin kung susubukan pa ba niya na lagyan ng cards yan. Okay, pero dito hindi na. Dahil alam niya naman na hindi niya na rin kakayanin kahit shieldan pa niya. Dahil wala naman siyang card na mataas ang shield para sa aqua niya. So eto na, 4 energy etong kalaban natin. Ginamit niya lahat, ano? So as you see, ginamit niya na yung dalawang sinister.
Revenge Arrow at isang lamb, pero kapos pa rin. Mahina kasi yung damage ng mga beast card kahit na mismong beast dito sa ating aqua. So nabuhay tayo doon, 2 energy na lang ang hawak niya ngayon. Tayo merong 3 energy. Ano yung pwede nating gawin pag ganitong sitwasyon, ano? So ang gagawin ko dito guys, hahayaan ko na itong aqua natin sa gitna. Okay, 2 energy lang siya, mapipilitan siyang tumira ng isa. Okay, meron siyang matitirang isa dito na energy plus 2 ngayong round, meron siyang 3 energy. Tayo merong 5 energy. So ang gagawin ko dito, uubusin ko na yung 4 energy ko, may matitira kong isa, 3 energy tayo next round. 3 energy lang naman siya ngayon, maliit yung possibility na ma-burst natin siya kahit na mag-tiny swing siya dyan, okay? Dahil mag-shield din naman tayo. Okay, so wag lang magki-critical, hindi tayo mababurst nito. So let's see kung ano yung mangyayari dito. So gamit ako dito ng Risky Oranda para talaga namang meta love din sa kanya. Ayan, 78 na lang yung natira sa kanya. Gamit siya dito ng dalawang Tiny Dino. Okay, dalawang Tiny Swing at isang Lamb, pero hindi pa rin talaga sapat. So 78 ang buhay niya. 2 energy na lang siya ngayon. Sabihin na natin kaya niyang mag-shield. Sabihin na natin dalawang Lamb. Nasa 40 lang yon. 80 plus 8, 88 lang siguro na kaya niyang i-shield dito. Sabihin na natin 100. Hindi pa rin niya kayang i-save yan dito sa tira natin na tatlo. May Risky Fish pa tsaka Oranda. So 88 nga. Tama, pero hindi nasasapat yan. At ayun, panalo tayo guys versus RAP. Ano, naka-tiny swing to guys, pero kahit papano ay nagawa nating manalo. At kung nagustuhan nyo to guys, please subscribe. Kung nagustuhan nyo yan, comment lang kayo sa ating comment section. Pero wag muna kayong aalis guys, dahil first game pa lang yan. Tara sa ating second game. Sana may natutunan kayo dyan at sana nag-enjoy kayo. So eto na nga guys, welcome sa ating second game. Kalaban natin dito si Eat. At ang team niya dito ay Mech Aqua Plant. So check cards muna tayo sa round 1, ano? Tulad lang nung parati nating ginagawa. So eto yung plant niya, merong Aqua Deflect. Tapos yung mid niya naka Shipwreck Critical Escape, napakakunat. Tapos yung mech niya dito ay naka Rimp Donut. Okay, so ayan. Ano yung diskarte pagka Mech Aqua Plant ang kalaban? Punta na tayo sa ating first round. So guys, kadalasan pagka ang kalaban ko ang backlane ay malambot lang tulad nyan, mech, aggressive talaga ako. Okay, binubuhos ko talaga agad sa round 1. So ganyan yung gagawin natin dito. Round 1, buhos natin yung 3 energy, tapos gamit tayo ng isang tail slap, which is napakaganda naman ng timing dahil nag skip turn nga lang yung kalaban natin dito. Kaya naman 131 na lang ang kanyang buhay. Meron siyang 5 energy. Dito sa round 2 tayo merong 3 energy. Ano yung pwede nating gawin? So dahil nasimula na rin naman nating maging aggressive dito, pwede nating ubusin yung 3 cards natin at saka yung 3 energy para subukang i-burst etong plant na to. Pero may aqua deflect kasi to eh, which is pagka tinira natin siya ng aqua tapos gumamit siya nun, ang titirahin natin yung nasa likod. Kaya naman okay lang din na i-3 cards ko to, para kung mag-aqua deflect, madadamage natin yung aqua niya sa likod. Pero dito, nag-skip turn lang siya. Okay, nasayang yung isa nating card doon, pero ang importante dito, wala na siyang plant. Okay, 7 energy siya. Tayo 2 energy lang, pero buhay na buhay pa yung plant natin. Ano yung pwede nating gawin dito? Okay, so round 3 tayo. Ang the best na gawin dito, syempre mag-skip lang tayo. Okay, so 7 energy yan, skip lang tayo, tamang ipon lang ng cards at energy mula sa ating mga aqua. So gagamit siya dito ng 5 energy para ma-burst etong kanyang aking plant. Okay, so gamit siya ng 5 energy doon sa 7, may natirang 2 plus 2 ngayong round, meron siyang 4 energy. Same na kami dito, okay, same 4 energy, 2 versus 2 na rin. So ang gagawin ko dito, itatry ko na i-burst etong aqua na to. Ngayon, ang mangyayari dito, pagka nag-shield siya, medyo mababa yung kaya niyang ibigay na damage, ano? Kasi mababa yung damage ng shipwreck at saka nung critical escape. Kaya naman subukan natin siyang i-burst. Kaso, eto nga, nag-shield siya. Tingnan natin guys kung kaya tayong i-burst niya na. Okay, 4 energy siya. Ayan, ginamit niya lahat ng 4 energy niya, kaso may attack buff, 91, 110, 129, at saka 155. Grabe, naano kasi natin yung, ano, lamb. Pero okay lang, 2 versus 1 situation,
3 energy ako, siya 2 energy lang. Nagamit na to yung ilang mga shield niya, no? Ang gagawin ko dito, ito 2 cards ko to. Itong aqua na to, pero hindi ko gagamitin yung Oranda. Dahil sa mech ko gagamitin yan, okay? So sana ibigay sa atin sa round 6 yung isa pang Oranda para mas masakit yung kaya nating iba to. So ayan, meron tayong highest damage na pwedeng iba to, which is yung isang upstream at dalawang Oranda. 4 energy tong kalaban natin. Kaya niyang mag-shield ng nasa 120 dahil 4 energy siya. So let's see kung ano yung mangyayari dito. Okay, yan na yung highest damage na kaya nating ibato sa kanya. So eto na, let's see, enter natin. 128 ang kanyang shield dito. Okay, kaya tong ipalastand. Buti na lang guys, mech to, dalawa lang yung kanyang moral bar dito. So dalawa lang maititira niya. And hindi sapat yon para ma-burst niya etong aqua natin. At ayun, panalo tayo guys doon sa mech aqua plant na ating kalaban. Kung nagustuhan nyo, please subscribe, ano? At thank you sa inyong panonood. Kita-kits ulit tayo bukas guys sa panibagong upload natin alas 6. Thank you!